Amen. Praise the Lord. Batiin mo muna uli ang katabi mo. Sabi mo, Happy Mother's Day kung yan ay nanay. At kung yan naman ay tatay, sabi mo, next month pa kayo. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you po. Panginoon, marami po salamat. Hallelujah sa pagpapala na sa iyo nagmula. Salamat po sa biyaya ng aming mga magulang. Mula po sa buhay ng aming mga nanay sa buong mundo, Panginoon. Kami po ay nakikigalak sa kagalak at sa kanilang mga sa mga mighty acts na ginawa mo po sa kanila. Napakabuti mo po sa kanilang mga buhay. Thank you. Pinagkatiwala mo po kami sa kanilang sinapupunan. Dinala kami sa loob ng siyam na buwan. Hallelujah. Nang may pagtitiis, nang may pagtsatsaga, lalo't higit, Panginoon, yung may pag-ibig. Kaya naman marami pong salamat na sa gantong mga oras at panahon, this is the time to appreciate them, Panginoon, at lalo't higit ay may padama din namin ang aming pag-ibig sa bawat ina ng mga tahanan. Meron din pong mga tatay na nagsilbing ina. Salamat din po sa kanilang mga buhay, mga ginagawa nilang mga extraordinary para sa kanilang mga anak. At kung kami naman po ay mga anak at buhay pa ang aming mga magulang, salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo po sa kanila. Dalangin ko na sa lahat ng mga anak ay patuloy na umusbong ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Upalat ng bagay magawa namin hindi sa sariling lakas, kundi sa kalakasan ng banal na Santong Espiritu. Salamat po, Panginoon, at sa hapon na ito, malwalhati ang pangalan ng Panginoong Diyos. Walang ibang maparangalan, walang ibang madakila, walang ibang makilala, kundi ang kabutihan ng Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na siyang lakas namin. Tunay na sa iyong presensya, kami po ay may kaligtasan. Tunay na ang pangalan namin ay nasulat na sa libro ng buhay. At ito po ang aming iingatan, Panginoon, na hindi ito ma-blot out, hindi ito mapawik, hindi ito mawala sa pagkakasulat, O Diyos. Salamat po, napakabuti mo sa amin at patuloy naming dadakilain ang iyong walang hanggang pangalan. To God be all the glory, this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God! Makakaupo na po tayong lahat. Thank you po sa ating mga worshipper, sa lahat po ng mga kasama natin sa ating mga gawain mula pa sa simula hanggang mamaya matapos ang salita ng Diyos. Amen. Ang pinag-uusapan po natin sa buwan ng Mayo ay Mother's Day. Ang pinag-uusapan po natin sa loob ng buwan ng Mayo ay kagalakan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may galak. Amen. Praise God. Sabihin mo, bawal dito malungkot. Sabihin mo sa kabila, bawal naglulungkot-lungkutan. Pinauuwi agad. Kaya wag ka muna uuwi kung malungkot ka at ikaw na may paliligayahin ng Diyos. Amen. Gusto nyo ba yung maligaya tayo? Sino dito gusto nalulungkot siya? Wala siguro. Amen. Wala akong nakita, mapera na lang sa mga nanonood ng drama. Minsan gusto niya malungkot yung buhay niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magdadrama. Ah, manonood ng drama. Sabi no katabi, love story na lang. Eh. Praise God, at ang ating pong verse ay makikita natin in Luke 10, verse 20. But before that, sinimulan po natin ito sa 17. Ayan, yung binasa po ni ate kanina. At I pray na maunawa natin ang revelation ng Diyos sa atin ngayong hapon. Alam ko, excited tayo sa gagawin ng Lord. At ang ating title for today is My Reason to Rejoice. May dahilan ba para maging maligaya?
Tingnan mo yung katabi mo. Anong nagpapaligaya sa'yo? Ano ba nagpapaligaya sa'yo? Kagabi lang sa meeting namin, ang saya ng aming meeting. Amen. Eh, masarap na mga usapan. Amen. May nagpapaligaya. Hindi ko nga tinitingnan at baka mapalawak ang ngiti. Yan. So kaya po yung ating usapin ngayon ay grabe ang ligaya na kayang idulot ng salita ng Diyos. Kung makikita nyo po yung 72 disciple na isinend ni Jesus Christ, pagbalik niya ay punong-puno ng kaligayahan. Sabi mo sa katabi mo, pag sinend tayo ni Lord at bumalik tayo, punong-puno tayo ng joy. Pero bakit punong-puno ng joy itong mga disciple ni Jesus Christ nang bumalik po siya, ang response, di ba? Katulad nga ni preaching sister Sheila, hindi naman sila sinend to, this time they are not sent to cast out demons. Pero ba't yun ang nagawa nila? Tiyan mo yung katabi mo, nagpalayas ka na ba ng kapitbahay? Ang galing natin sa ganyan. Noon, amen. So ngayon, kailangan ang naging resulta ngayon ng pinahayo ang 72 disciples, when they returned with joy and overwhelming yung kanilang joy. Bakit? Eh, yung hindi nila inaasahan na gagawin nila, nagawa nila. Hindi nila inaasahan na magre-response, nag-response sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Amen! Sino dito nag-share ng gospel? Tapos sabi mo, hala, hindi ko inaasahan, tatanggapin niya yung dating napakatigas ng puso nun, na-sharean ko, praise God. Dati kong kapatid, 30 years kong pinagpe-pray, grabe. Amen, baka ikaw yun. Ikaw ba yun? Tanong yung katabi mo, ikaw ba yun? Ang tagal mo ba na tapos ano, galak na galak yung puso natin. Sabi mo, ang tagal mo pinagpe-pray yung taong yun, lumayas ang demonyo sa kanya. Oh, praise God. Sabi mo sa katabi mo, salamat, kasama na kita ngayon. Hallelujah. So ganyan po ang nangyaring kaligayahan ng mga disciple. Unexpectedly, may magagawa pala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya deklarahan mo ang katabi mo, sabihin mo, mula sa araw na ito, unexpectedly, may magagawa ka sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Amen! Hindi lang yung inutos sa'yo, beyond what is commanded to you, you will be able to do. Kaya yan po ang naging kaligayahan ng mga disciple. Nakita nila, ang dami palang pwedeng magawa sa presensya at sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka nagkamali na ngayong hapon na ito ay makasama ko at makatabi ko. Ayan. Kaya po, ang title natin is My Reason to Rejoice. Ngayon, hindi lang disciple ang punong-puno ng joy. Maging ang Panginoong Jesus ay overjoy. Hindi lamang disciple ang bumalik na may kaligayahan. Maging si Jesus Christ nang sinalubong niya, sabi niya, mayroon din siya sa mga verses pag binasa niyo sa huli. And Jesus is overjoyed, lubos-lubos ang kagalakan. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam mo, pag ginagawa mo kalooban ng Diyos, lubos-lubos ang kagalakan niya. Amen! Amen! Walang sukat pag... Nakaranas na ba kayo ng kaligayahan na hindi mo masukat? Yung tuwan-tuwa ka talaga kahit mag-isa ka na tumatawa ka pa. Talagang galak. Grabe talaga yung nangyari sa akin. Galing ko sa metro. Amen! Ang galing ko, nakalusot ako. Ayan. Praise God. Pero may warning ang Lord. Ayan. Sabi po ng Panginoon, sabi nila, even demons submit to us in your name. 18. Ang sabi po ng 18, anong sabi ni Jesus? He replied,
I saw Satan fall like lightning from heaven. I saw Satan fall like lightning from heaven. And sa 19, kung may Bible po kayo, you get your Bible para nabubuklat. Amen. Ayan, masarap din magbuklat minsan, kahit di mo alam kung nasaan. Malalaman din natin yan. Nasa Luke 10 verse 19, ang sabi naman dyan, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Sabi ng Panginoon, alam nyo ba kaya nagawa nyo yan? Eh, binigyan ko kayo ng authority. Tanoy mo yung katabi mo, anong authority meron ka? Baka hanggang sa bahay, hari ka. Amen. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and authority to overcome. Sabihin natin, overcome. Overcome. Isa pa, malakas, overcome. Overcome. Mas malakas, overcome. Overcome. Overcome ano? All the power of the enemy and nothing will harm you. Sabi mo sa katabi mo, wala naman pala. Mapapaharm sa'yo. Walang pwede na makasakit. Walang pwedeng makasira. Walang pwedeng makadestroy sa'yo kapag nasa'yo ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? And that is what Jesus is confirming to the 72 disciples katulad ng kinukonfirm ng Diyos sa'yo ngayon. Amen. And next verse. Luke 10:20. Sabay-sabay po tayo pag binasa nyo to with power. 1, 2, 3. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. However! Ibig sabihin, Jesus is referring to what He said in the previous verses. Nasabi niya, sabi niya mula sa 17, dumating mga disciple, they are full of joy. Sabi ni Jesus, yes, I can see it because Satan fall like lightning from heaven. And I have given you the power and authority to trample down on snakes and scorpions. And nothing shall, and to overcome. May overcome muna. All the powers of the enemy. Ang ganda nito. Sabi nga natin, I overcome all the powers of the enemy. Tapos may dalawang ganon. Ibig sabihin, conclusion, then nothing by any means shall hurt you sa ibang verses. Or nothing shall, ano yan? Harm you. However, subalit, wag yun ang makagalakan mo na ang spirito ay nagsamit sa iyo. But rejoice that your names are written in heaven. There are some area, hindi naman sinabi ng Diyos na huwag kang magalak pag lumalayas ang demonyo. Pero gusto niya, may mas kagalakan pa na dapat nasa sa puso mo. Aside from the devil are submitting to you. Amen? Ano yun? Your names are written in heaven. Sino dito ang nakaranas na nasulat yung pangalan niya? Maya-maya, hinahanap niya, biglang nawala. Naranasan yun ba? Marami ganyan sa ano. Pagka nag-e-election, marami ganyan. Marami nabubuhay. Tandaan niyo ba yan? Tapos ikaw na inaasahan mo, nandun yung pangalan mo sa presintong yon. Abay wala, hindi ka nasulat. Pero botante ka. Tapos nakita mo pangalan ng lolo mo na buhay. Amen. Abay, nakakatakot. Pero alam niyo po, meron palang totoong libro o kung saan masusulat ang pangalan ng mga mabubuhay. Hindi lang tuwing election. Yung libro ng panghabang
buhay. At ito po ang gusto nating talakayin ngayong hapon na ito. Amen. Number one, the reason to rejoice as my name is written in heaven is number one, for I am in a relationship. Okay, wala lang PowerPoint, but I'm giving you the acronym of rejoice this afternoon. Sabihin mo sa katabi mo, I am in a relationship. With whom? Sa Luke 10, ang ganda po nito, Luke 10, verse 18, Luke 10, verse 18, Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Alam niyo po bakit nakita ko yung ganda ng kapag ikaw ay in a relationship with Jesus Christ. Satan is falling like lightning from heaven. It's number one, in a relationship with God ay merong adoption of name. Mahalaga po ang pangalan. Sino dito yung pagkasinabi ni Sheikh Maktoum, pwede ba kitang, ano yun, ampunin? Magpapaampun ka? para maging legal ang lahat ng ating mga papeles para, hindi naman siya, di ba, yan yung picture nung hindi naman siya papasok dun sa asawa ni Sheikh Maktoum para siya ipanganak muli, di ba? Anong gagawin? There will be a process of legal adoption. Papaampon ka ba? Tayo may katabi mo, papaampon ka ba? Pag inampon ka nila, hindi ka gagawin katulong, kaya ka nga inadap. Gagawin kang anak. Kaya ngayon, ang apelyedo mo na ay Maribig Makpantay Maktoum. Eh, di ba sa India, di ba? Yung maganda sa India, yung mga pangalan, ang haba, doble-doble. India ba yon? Sa inyo, di ba? Yung kanununuan, idinudugsong para nalalaman kung kanino lahi. Tama ba? Tayo, hanggang tatlo lang. Pangalan ng nanay natin at tatay natin, tapos pag ikinasal. Pag in a relationship, mahalaga po ang pangalan. Una, ang relasyon ng ama o ng magulang at ng anak. Amen. Madidistinguish mo kung sino mga magulang niya, kung sino ang nakakapit na apelyedo. And it will determine yung importance ng adoption ng iyong pangalan sa kasal. May ikinasal ba pero hindi pinangalan sa'yo yung lalaki? Ay, yung babae. Yung lalaki. Tama, di ba? Lalaki. Apelyedo. Sinong kinasal na dito yung pa rin ang pangalan mo? Pagkadalaga. Magpalit na kayo. Ayaw nyo papalitan yung mga pangalan nyo. For the sake of passport, ayaw mong magpalit at sa mga... Di ba mahirap? Ibig sabihin, kailangan mong palitan lahat ng iyong legality. Bakit? That is a legal document. Ibig sabihin, in a relationship, hindi ho yan yung basta-basta relasyon na makikita mo sa Facebook. I'm in a relationship and it is... So in a relationship, very important ang naming, very important ang document. Mahalaga, pag kinasal ay nandun yung pangalan. Bakit? May mga conjugal kayong properties. Ngayon, pag kayo'y naghiwalay, mahalaga rin ba na mabago uli ang pangalan? Tingin niyo mahalaga din? Sino dito nakaranas? Huwag niyo naisin. Pag-pray niyo, mabutihan niyo mga asawa. Total Mother's Day naman ngayon. Kung nandito yung inyong asawa babae, i-date niyo mamayang gabi. Tama ba? Mga lalaki. Yung mga lalaki nandito, yung mga asawa, i-date niyo mamayang gabi. Okay?
O, nauna nang mag-date. Sabi ng asawa lalaki, date tayo, ikaw lang nga ang magbabayad. At least nag-date. Amen? Praise God. Ay, na-handover yata lahat. Eh, huwag niyo nga i-handover lahat. So, mahalaga po yun. Even in divorce, even in agreements, pag merong agreement, nilalagay ang mga pangalan. Si letter A ay nag-agree kay letter B. Mahalaga po yan. So, in a relationship with Christ, mahalaga po yung ating pangalan sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, pero may maganda po revelation dito eh, mamaya sa susunod na verse. So, rejoice, for I am in a relationship. And sa Diyos pala, it's not when we were born again sa kakanalilista. Sa Panginoon, lahat pala ng pangalan nakalista na. Ang mahalaga na gustong ingatan ng Diyos sa'yo, yung pangalan mo, huwag mabura sa libro ng buhay. Mamaya papakita ko po yung mga verse. Okay, tingnan muna natin ngayon. Satan fall like a lightning from heaven. When you are in a relationship with Christ, Satan has no hold on you. Sabi mo sa katabi mo, walang hold si Satan sa buhay mo. When you are in Christ, Satan has no hold on you. Bakit? Sino na ba ang may hawak sa'yo kapag nasa Panginoong Hesukristo ka na? John 10, alam niyo po, ang ganda ng aking panaginip. Pero hindi ko ikwekwento kasi hahaba. John 10, 27. But this is one of God's revelation to me. Basahin natin, 1, 2, 3. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. 28. Sino nakahawak sa'yo? 1, 2, 3. I give them eternal life and they shall never perish and no one can snatch them out of my hand. Ibig sabihin, may nakahawak, wala. May nakahawak sa'yo, wala. Sabi ng asawa mo, kala mo ang sweet. Holding hands. Pag nasa mall. Kasi nahatak na, uwing-uwi na yung lalaki. Uwing-uwi na tayo. Tagal nang mag-shopping. No one can snatch them out of my hand. Alam niyo po, in relationship, mahalaga ang kahawak kamay. Pag kayo'y nakakita ng magkasama na magkahawak ang kamay, ano iniisip niyo? Ang sweet. Ha? Ano, sana all daw may kahawakan. Mahayos kayo, ha? Pag nakita ko talaga kayo, kahit di pa kahawakan, kahapon ang saya namin sa Golden Mothers, sabi nung isa dong nanay, eh, grabe daw ka-stricto ang mga magulang nung una. Sobrang stricto. At nakita lang magkahawak ang kamay, pinakasal na. Oo. Wala na daw siya magawa. Eh, patay na yung nanay niya. Hindi na rin niya masisi. Hulaan niyo kung sino yun. Huwag na kayo manghula. Magiging manghuhula. Patay na ngayon yung mga nanay niyo kung kasawa sa Golden Mothers, kung siya ba yun. Pero ganyan, kita mo kung gaano katitibay, katitindi mga magulang natin. Ito problema sa akin pagka nasa number one, napakahaba ng explanation ko, kaya nauubos yung oras ko. Pero mahalaga sa relationship ang ka-holding hands. Sabi niya, maghahanap nga ako mamay. Pero ingatan niyo po kung sino ang humahawak ng inyong kamay. Yan din, sa Bible din yan. Sabi ni Jesus Christ, I give them eternal life. They shall never perish. And no one, ang ganda ng pangako ng Diyos. Kung sa Pilipinas, nakikidnap pa yung mga bata kay Jesus Christ, no one can snatch them out of my hand. Yan, sabi mo sa katabi mo, walang hold si Satan sa'yo. And ito pa maganda, John 10:29. Ano sabi pa? Hawak kamay kayo ni Jesus. John 10:29, 1, 2, 3. My Father who has given them to me is greater than all. And no one can snatch them out of my Father's hands. Tingnan mo,
Saan yung sa katabi mo? Dalawa nakahawak sa'yo. God the Father and God the Son, may makakakuha pa kaya sa'yo? May chance pa ba si Satan na manakaw ka? Sabi mo sa katabi mo, walang chance. Mapera! Bumitaw ka. Kasi hindi ka papayagan ni Jesus. No one can snatch them out of my hand. At sabi ng God the Father, no one can snatch them out of my Father's hands. Hindi niya i-allow. Pero, hindi ka naman pipigilan ng Diyos pag gusto mo nang bumitaw. Kaya sabi sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Konting problema lang. Konting, ano na, challenges lang. Amen. Mahalaga ang in a relationship who is holding your hand because Satan has no hold on your hand now. Amen. Number two, I rejoice because I am eternally secured. Eternally secured. So katulad, alam niyo po, mahalaga sa Diyos ang pagsulat. At alam niyo ba, napakahalaga, napakaganda ng pagkakasulat ng Diyos sa'yo. Ang buhay mo ngayon is not written by ink, but by the precious blood of Jesus. Mahalaga po na maisulat ang iyong pangalan. Your name is written and shall be written. Basahin nga po ulit natin. Ang sabi ng Luke 10 verse 20. Luke 10:20. Many of them, dyan yan anak, look. Kay Luke. Luke 10:20. Yung ating verse. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written. Sabihin mo, written. Pagka-written, naisulat na yan o isusulat pa? Naisulat ka na. Sabihin mo sa katabi mo, naisulat na ang pangalan mo. Naisulat na o isusulat pa? Alam niyo po, pagka naisulat ang pangalan sa isang papeles, may implication yan ng kanyang future. Naintindihan po natin, halimbawa, naisulat ang iyong pangalan, gagraduate ka, naisulat sa iyong diploma, may implication ba yan sa future mo? Naisulat ang pangalan mo sa testamento, testamento. Alam niyo ba testamento? Last will, nasulat yung pangalan mo doon. Isang kabayo ang para sa'yo. Aba, kung ginto naman ang kabayo, ah. Isang kabayo para sa'yo. Mahalaga yun. May implication yan sa future mo. Wala. May implication. Sa tuwing nasusulat ang iyong pangalan, sa isang mahalagang dokumento, may implication yan ng future mo. And that's what Jesus is telling you now. That when your names are written in the book of life, there's an implication ng iyong future. Lalo't higit sinabi niya sa Revelation. Ano yun? 3:5, pero mamaya babalikan ko yan. Revelation 22, verse 19. Kaya po, gusto ko maunawaan yun, napakahalaga ng ang pangalan natin na sulat sa libro ng buhay. Okay, 1, 2, 3. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Mahalaga sa Diyos ang may libro. Revelation 20:15. Revelation 20:15, if anyone's name, 1, 2, 3, if anyone's name was not found written in the book of life, anong mangyayari? Is it future? Implication ba yan ang future mo? Pag hindi nakita, pero kung nandoon, save ka. Kaya sabi ni Jesus Christ, maliit na, hindi
hindi sa hindi mahalaga sa kanya na nagagawa mo ang kanyang kalooban, pero wag yun ang maging kagalakan mo. Ang maging tunay na kagalakan mo bilang Kristiyano ay ang masulat yung pangalan mo sa libro ng buhay, dahil yun ang may tunay na implication ng life natin. What you are doing here on earth will someday mawawala. Diba yung iba, masayang naglilingkod. Yes, wala akong masama doon. Masaya talaga dapat tayo maglingkod. Pero sa ating buhay paglilingkod, huwag mong kalilimutan, ba't ka nakakapaglingkod? It's not about what we have done to Jesus Christ. It's all about what He has done for us. Kaya hindi ka tatama rin eh. Sabi sa katabi mo, hindi ka tatama rin. Sabi nung isa aray ko, kasi hindi yung ginagawa mo. Ang tunay na Kristiyanong nagmamahal kay Jesus, ang tinitingnan niya, hindi yung ginagawa niya sa iba o ginagawa niya sa church, na marami ngayon nagkakamali dahil ang tinitingnan nila, nagagawa nila sa church. Alam niyo ba kaya natin nagagawa lahat ng bagay dito sa church ay dahil din sa kapangyarihan ng Diyos? Pag hindi tayo napapansin, pag hindi ka na nare-recognize, ano nararamdaman mo? Sa katabi mo, okay lang. Bakit? Hindi ka makaimik, sabi mo, okay lang. Hindi tayo sa tao naglilingkod. Tandaan po natin yan. When we serve God, we serve the Lord gladly. And hindi tayo mahanap ng approval from any man. Ang tao pwede tayong lokohin. Pwede tayong dayain. Pero ang Diyos, pag siya ang nag-approve sa'yo, kahit disapprove ang lahat ng nakapaligid mo, walang makakapigil sa approval ng Diyos sa'yo. Amen? Pag in-approve ka ng Diyos, i-promote ka kahit against lahat ng mga kasama mo. Hey! Anak ko yan, approve sa'kin yan. Walang makakapigil. Kaya po, luwagan natin ang puso natin, huwag puro damdamin. Sa buhay paglilingkod, ganahan mo, siglahan mo, kaligayahan mo. Yung maparangalan ang Diyos, hindi dahil nagagawa mo yung pinagagawa niya, kundi dahil sa ginawa niya sa buhay mo. Kaya alam niyo po, noong anniversary, it's very, ano yung kanta natin eh. Now I've got every reason to rejoice. Oh, choir. Your unmerited favor is on my life. It's got nothing to do with what I did. But it's all about what you've done for me. Diba? Ang ganda ng salita ng Diyos. Amen. So it got nothing to do by what we did or what we have did or done. But it's all what He had done for you. At tandaan niyo po ito, one day, maghihiwalay-hiwalay ho tayo. One day. Di man ngayon, darating ho ang panahon. Pero wag mawala ang puso mo na kaya ka naglingkod sa Diyos ay dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi dahil sa nakasama mo, hindi dahil sa nakatabi mo, hindi dahil sa ginawa mo paglilingkod sa Kanya. It's because of what Jesus has done for me, so I am ready to do His will, and I'm ready to go wherever He wants me to go, and I will do it all with all my heart, with all my soul, with all my strength. I will love Him above everything. Amen. Dapat ganyan ang tunay na nasulat ang pangalan sa libro ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, I'm eternally secured. Sinecure ng dugo ni Jesus Christ ang ating mga pangalan. Number 3, I am joyful always, not joyful sometimes. Sabi pa nga ng Bible, rejoice always. Again, I say, rejoice! Sabi mo, sabi ng word ni Lord, rejoice always. Hindi ako makapag-rejoice. Again, I say, rejoice! Ha, ha, ha! Rejoice! Tutulungan mo yung sarili mo. Alam niyo, ang demonyo, palulungkotin lang tayo palagi. He has an ending reason for you na malungkot ka, si Satan. Ang dami niyang kasinungalingan na kayang i-input sa kaisipan natin.
ang dami niyang mga words na kayang i-penetrate sa heart mo para takutin ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako natatakot. Konti lang. But when you read the Word of God, there's always a reason to rejoice. Napakarami po. Romans 8:28, sabi doon, and in all things, God works together for good of those who love Him and who has been called according to His purpose. Bakit ka nalulungkot? Tinanggal ka sa trabaho? Abay, sino pong masas? Tinanggal sa trabaho? Sino masaya? Yes, tinanggal po ako. Tuwan-tuwa po ako. Kasi, nawalan po ako ng work. At di ako makabayad ng bahay. Ay, tuwang-tuwa po ako sa iyo na sabi ng Bible, rejoice. Sa katabi mo, magala ka. Hindi ka ma... Hindi naman sinabi ng Diyos, magala ka lang sa mga negatibo nangyayari sa iyo. Ang sinasabi ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay mo, may dahilan para mag-rejoice. Hindi pa yan ang katapusan ng mundo, katapusan lang ng buwan. Wala ka lang pambayad sa katapusan ng buwan, pero yung katapusan ng mundo, hindi mo, yun ang dapat intindihin natin. Ayun sa katabi mo, be joyful. Revelations 21. Alam niyo po, pag binasa niyo lahat to, sa Revelation 21 verse 4. Revelation 21 verse 4. Sabi doon, He will wipe every tear from their eyes. Bakit kailangan mag-rejoice ng mga taong nasulat ang pangalan sa libro ng buhay? Sabi doon, there will be no more death or mourning or crying or pain for the order of things has passed away. No more tears. Parang shampoo. Verse 8. But thou joyful always, no more. Verse 8, ano? Ang revelation na sa likuran. Parang magsimula sa likod. Verse 8. Basahin natin. 1, 2, 3. The living, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Their place will be in the fairy-like burning sulfur. This is the second death. Oh, yeah. This is the second death. No more. Pero sa langit, no more death. Sa verse 22-23, pag binasa nyo na lang po, basahin nyo ang Revelation 22, there is no sorrow, no sin, no pain, no sinners, nothing at all. Ibig sabihin, that's why we need to be joyful always. Pero kung makikita nyo, lahat to nagsimula sa no. No more tears, no more crying, no more pain. Pero higit pa dyan ang regalo ng Diyos. Sabi mo, higit pa dyan. Ano ang anong kabaliktaran ng no? Di yung meron. Nang wala ay yung meron. Ano ang meron? Kapag ka nasa, kung no more pain, ay di anong meron? There is healing. Kung no more tears, there is laughing. Oh, ang galing natin. Ano pa? There is joying. Okay. Umiinit na. So kung makikita natin sa Revelation 21, ang nandun ay lahat ng mga no. There's no tears, no death, no sorrow, no pain, no sin, no sinners, even no temple, no sun, and no night, no curse. Wala nang gabi po dun at wala ring araw. Save na yung katabi mo. Amen. Anong meron? What is there? God will be with His people. So God is there. Ano pa? The Lamb is there with His people. Revelation 21. Jasper walls are there. Pearly gates are there. Yung mga hinahabol po natin dito sa mundo, libre sa langit. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maghirap. Maghabol ng ano sa mundo?
One day, mararating mo, libre lahat yan. Dadaanan mo lang, baka naglalaro lang kayo ng football. Ano yun? Ginto or ano, soccer. Eh, mga bato, mga precious stone, tinamaan yung katabi mo. Ganyan sa langit. Hindi mo hahabulin lahat. Because everything will be available to you. Golden streets are there. Ito mga suot natin ganito, na pinag-iinvestahan natin ng sobra-sobrang madami. Alikabok lang sila. Kaya wag ho tayong mag-settle sa lahat ng yaman dito sa mundo. It will be gone. Yung mga diamonds are forever? No. One day, mawala yung diamond na yan. The redeem and the glory of God. At alam niyo po, pinakamasarap kung ano meron doon. There is home. Nandun ang tunay na tahanan. Amen? Kasama natin ang God the Father. Kasama natin God the Son. Kasama mo yung buong pamilya. Amen? Gusto mo ba yun? Kasama mo buong sambahayan mo? At yan ay pangako ng Diyos sa lahat ng mga nasulat ang pangalan sa libro ng buhay. Kaya there's a reason to rejoice. Not for these earthly things, but for what is to be seen in the coming days. Number four, I rejoice because I am an overcomer. Sabi mo sa katabi mo, overcomer. Luke 10 verse 19. I have given you authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the powers. Hindi yung maliit, hindi yung malaki. Minsan sabi mo, pag maliit lang na mga power ni Satan, kaya ko. Pag malaki, hindi ko na kaya. Sabi mo sa katabi mo, all the powers of the enemy. And nothing shall harm you. Kaya pagka, halimbawa, mayroong nananakit sa'yo, teka. The word of the Lord says, Jesus has given me authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt me. Manakakaramdam ka ng pain, sumasakit ang likod mo, teka. Amen. So mahalaga po ang maging overcomer. Anong ibig sabihin ng overcomer? Na-over mo yung dumating. Mga simpleng ano lang yan eh, illustration eh. Nakukuha nyo? Kasi minsan pinahirapan natin yung sarili natin, lagay na lang natin sa madali. Overcomer. Napapagtagumpayan mo yung mga dumarating sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tagumpay ka na. Hindi nga, lugi nga kami sa akin. Lugi daw. Alam niyo po, Revelation 3:5, ito yun. Nothing shall by any means can hurt you. Overcomer means you are always able to win. 1, 2, 3. He who overcomes will, like them, be dressed in white. And, ang ganda, I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and my and his angels. Mahalaga na sulat pangalan mo, tama? Bakit? Huwag mong hahayaan na mabura. Bakit? Kasi, sino daw yung nananatili? Kaya mahalaga pala manatili. Yung iba nakakilala kay Jesus, tumanggap sa Panginoon pero hindi nanatili. Kaya sabi mo sa katabi mo, manatili na tayo. Mahalaga nananatili. He who overcomes, kahit anong challenges, manatili ka kay Lord. Kahit anong trials, manatili ka sa Diyos. They will be dressed in white. And I will never blot out His name from the book of life, but will acknowledge His name before my Father and His angels. Alam niyo po, sa relihiyon is to do. Ang relihiyon, ang ituturo sa'yo is to do.
Do this, do that. Do this, do that. Do this, do that. Pero kay Jesus Christ, it's not to do, it is done. It is finished. So you need to enjoy your life. Sabi mo sa katabi mo, mag-enjoy tayo. Pero dapat isipin po natin na kailangan yung word na manatili. Marami kasi akala nila na sa isang tunay na Kristiyano, pwede pa silang ups and down, on and off. Kaya yung buhay mo parang ganun din. Pero pag ikaw nananatili ka sa tagumpay, natagumpay ka buong buhay mo. Mananatili ka sa kagalingan, magaling ka sa buong buhay. Mananatili ka naglilingkod, nagtatapat sa Diyos, nagtitiwala, lalo na po sa pagtitiwala. Marami lang naniniwala, pero kukunti yung nagtitiwala. Manatili kang nagtitiwala, sumasampalataya. Umaasa sa Diyos. Minsan, pag wala kang makitang sagot kay Lord, nagtatampo agad tayo kay Lord. Sabi mo, hindi naman nasagot si Lord. Ako na nga ang gagawa ng way ko. Then, one day, sisisihin mo pa si Lord. Hindi ka kasi agad, Lord, sumagot. Namalituloy ako. Sa katabi mo, wag ganon. You remain in His presence. You remain trusting God. Sabi na iba, trust the process. For me, it's not trust the process. Trust the Lord. Ang proseso pwede kang iligaw. Pero ang Diyos never kanyang ipapahamak. You trust the Lord. Yun din ang sabi ng Bible eh. Trust the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. But in all your ways acknowledge Him. And He will direct your path. Ganyan po ang Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tayo yung mga overcomer. I rejoice because number 5, I am indestructible. Sabi natin, indestructible. Hindi indescribable. Ang Diyos yun. Si Lord yun, indescribable. You cannot describe Him. Pero ito, indestructible, hindi ka madedestruct. Hindi ka madedestroy. Sabi sa katabi mo, walang makakadestroy sa akin. I am unbreakable! Talo mo pa ang mga glass na fiberglass. You are durable. You are persistent. Kahit anong ibato sa'yo, nababasag yung bato. Ganyang katibay mukha natin. Sabi ng salita ng Diyos, that's why you need the armor of God. When you have the shield of faith, any arrows na ipinapadala ni Satan, bumabalik. Kailangan mo mag-struggle? Hindi. Kailangan mo lang ng armor. Sword. Problema, sabi, ayaw mo mag-practice. Pagod na pagod ako. Ano yun? Puyat na puyat ako. Eh, army ka ni Lord. Ang army, nagte-train. Sabi sa katabi mo, magte-training tayo. Merong helmet of salvation. Gusto mo lang, sombrero, pag-sail, dalwa-dalwa, tatlo-tatlo. Hindi ka mapoproteksyon na ng sombrero mo. But a mind with a helmet of salvation, breastplate of righteousness, with a... Medyo babaan mo dito. Dito, high waist. Kaya hindi ka rin makahinga. Sa... Ba't kasi nandito ngayon ang mga belt, ano? Dito, belt. Yung lalaki naman, abay, di ni nakabelt. Kaya pag ano, ay nakahulog. Ang belt of truth dito. Sa bilbil. Eh kasi yung bilbil, pag nilagyan ng belt, nagiging tatlo. 1, 2, 3. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Belt of truth. Sword of the Spirit. Shield of faith. And maganda, the gospel shoes
the gospel shoes. The gospel shoes of feet. Tama ba? The shoes of... Yun, basta gospel of peace. The shoes of the gospel of peace. Sabi mo, I am indestructible. Kaya sabi ng Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2. Alam niyo po yung mga Israelites, di ba galing sila sa Egypt? At dinala sila ni Moses sa disyerto. While they are in the desert, in the evening, sobrang malamig, tama? Sa araw, sobrang mainit. Pag may sandstorm, sobrang mabuhangin. Pero alam niyo po, nakarating sila sa Promised Land. For 40 years, they're staying on that situation. Pero nakarating sila sa Promised Land. Why? Sabi na Isaiah 43, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. You know why? Sa disyerto, binigay ng Diyos ang mga Israelites ng sarili nilang atmosphere. God gave the Israelites their own atmosphere. Paano? Paggabi, may kasama silang ulap. Tama ba? Paggabi ba yun? Oh, pag-araw yata yun para hindi sila maano. May ulap. Nakakaulap sila pag-araw. Paggabi, sumadami ang stars para meron sila yung... Sabi sa katabi mo, kayang baguhin ng Diyos ang atmosphere mo araw-araw. Dati, pag pumapasok ako sa opisina, ay talagang, magulo. Sabi ko ang prayer ko, Lord, di kaalis ka sa bahay, napakaganda ng atmosphere mo. Lord, pagpasok ko po, baguhin niyo po yung atmosphere ng office. Sabi ng Lord, it's not the atmosphere on your office that I will change. Learn to pray. When you come into that place, the atmosphere are changed because of you. Then sabi ko, nabago ng prayer ko. Lord, binabago ko ang atmosphere dito sa opisina. Lahat ng mga nagagalit, labas in Jesus. Puro joy lang. Puro peace. Pag ako'y nagtrabaho, tahimik lang. Lahat ng manggugulo sa akin, huwag papasukin. God can't do that to you. Kaya kang bigyan ng Diyos ng kailangan mong atmosphere para hindi ka mapahamak, para hindi ka makagawa ng mga bagay na ikakasira mo. Why you are in this tractable. That's why you can have His own atmosphere of miracle and healing. You can have your own atmosphere of divine atmosphere na kahit makita mo yung mga ganong sitwasyon sa metro, I love the atmosphere. Sabi ko, wala naman ako magawa. Hindi ako pwedeng mag-artihan doon. Baka ako'y mapalayas. At talagang nakakaawa naman ang mga tao. Talagang binabago ng Diyos yung puso natin. Nagkakaroon tayo ng compassion. Ina-adapt mo na lang. Fresh air. Okay. See your situation. God can protect you. God is your shield against the harsh conditions and negative situations and circumstances of life. Don't think na kailangan mo na immediate na i-pray mo na wag mabago, magpadala ang Diyos to create His own atmosphere in your life para hindi mabago ang sitwasyon ng puso mo towards God. 2 Thessalonians 3:3. I still have two more. Bilisan ko na lang. 2 Thessalonians 3:3. Ang ganda po nito. But the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil ones. Number 6, I rejoice. Why? Because Christ is in me. Ito, na-discuss naman na natin. Always remember that Christ is always with you. You are now a new creation. So strive to live a life that glorifies Jesus Christ. And walk every day in love and righteousness. And you will remain in the book of life. 2 Corinthians 5:15.
2 Corinthians 5:15. Basahin po natin 1 to 3. And He died for all. I want you to understand this verse. Si Jesus Christ, siya po'y namatay para sa lahat. That those who live should no longer live for themselves. But, kanino ka na daw dapat nabubuhay? For Him who died for them and was raised again. Kaya alam niyo po yung buhay natin, dapat talaga naka-pattern na sa righteousness ng Diyos. It's not about how you want to live. Kasi may ganyan pa tayo. Ito yung gusto kong buhay eh. Bakit ba pakikialman ako? Hindi ka pinakikialman ng Diyos. Tinatama tayo ng Panginoon. Inilalagay ka niya sa maayos. Inilalagay niya yung bagong buhay na biyaya niya sa iyo. And what? Anong mawawala sa iyo kung mabubuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos? Walang mawawala sa iyo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, walang mawawala sa iyo. Kung mabubuhay ka para kay Kristo, wala. Wala akong mawawala. Kung meron man, ano yun yung dati mong buhay? Because the old has gone. And the new has come. And lastly, we are eternally saved. Ingatan natin that the judgment day, your name will never be blot out in the book of life. Ingatan niyo po. Yes, your name is written, but on the last day, on the judgment day, those who are not in Christ, unti-unting nawawipe-away yung kanilang pangalan sa libro ng buhay. Those who are not in Christ, but those who overcome, sabi ng Revelation 3:5, His name will never be blotted out in the book of life. Revelation 20, verse 12. Tayo po lahat ay magsitayo at basahin natin ito. That's why Jesus wants you to rejoice when your name is written in the book of life. And that's the great joy. That's the true meaning of rejoicing. 1, 2, 3. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the 15. Skip na natin ang 13 and 14. Revelation 20 verse 15. 1, 2, 3. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake. Those who remain in Christ will surely remain in the book of life. But those who are not in Christ, their names may be initially there, but one by one, ay nabubura. Once you were born, and you obey God, but in one day, you decided to disobey and live the faith that you have in Christ, there's a chance na mabura ang pangalan natin. But praise and glory to God. At the end of the day, it doesn't matter what people think about you on earth. It doesn't matter what you have possessed here on earth. Ano ang positions that you occupied. It doesn't matter kung ano ang kayamanan na may hawak ka ngayon. Rejoice not for what about you can do, but what Jesus has done to you. And the scripture shows us how the dead and great and small all stood before God. They will be judged. I just want you to be informed
that hell is not designed for men. Matthew 25:41. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Then he will say to those who in his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil. The eternal fire are not prepared for us as human. Heaven is for us. The eternal fire are for the devil and his angels. Pero sabi niya, ang sino man daw na hindi mananatili o tatanggap sa Panginoon Jesu Cristo, they shall be there on his left. And they will say, depart from me, you who are cursed, to the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Again, let's focus on the true meaning of rejoicing in Christ. It's not what we have done, it's what he has done for you. Awitin po natin ang awit na ito. And as we celebrate the Mother's Day, kung ikaw ay ina, gusto kong tawagin ka dito sa harap ang magpa-pray ka at palakasin ka ng Diyos. Manatili ang pag-ibig niya sa iyo. I call on Pastor Don to pray here in front. Sa lahat ng mga nanay, palakasin kayo ng Diyos, manatili ang pag-ibig niya. And we'll bless you as we celebrate the Mother's Day. Awitan natin muna ang Lord. Safe. Ora mashaka.